Nang sirino ng GMA News ang mga statement of assets, liabilities, and net worth at sale ng mga senator judge sa impeachment kay Chief Justice Renato Corona, lumabas na hindi detalyado ang deklarasyon ng ilan sa kanila. Ngayon naman, surin po natin ang sale ng mga miyembro ng prosekusyon na umuusig kay Corona. Yan ang special report sa balitang atin ni Sherian Torres. Marso pa na nakaraang taon, humingi na ang GMA News ng kopya ng mga salaid ng mga kasalukuyang mambabatas. Dumating ang Agosto, muli kami nagpadala ng request. At nitong Pebrero, nagbakasakali na naman kami. Ano po kaya sa Secure Service? Ano mong instruction sa amin na? Hindi pinasilip sa amin ang mga salaid na hawak ng record section. Kaya habang hinihintay ang sagot ng Secretary General ng Kongreso, minabuti na lang naming suyuri na ang buong Kongreso, mula North Wing hanggang South Wing, para isa-isahin ang mga opisina ng 11 miyembro at 3 tagapagsalita ng prosecution team na umuusig sa impeachment case laban kay Chief Justice Renato Corona. Pero sa kabila ng mga deklarasyon na ang SALN ay isang pampublikong dokumento, ang mga SALN ng ilang mga kongresista na natiling mailap. We are being cautioned because of the things that we've been done with SALN of some people. Lalo na sa prosecution, magkakaroon nato ng parang smear campaign. Although we already received the letter, I've got to get the consent of my boss first. 5 lang ang nagpaunlak. Sina Representatives Arlene Bagao, Nery Javier Colmenares, Romero Kimbo, Erin Tanyada at Reynaldo Umali. Pinakamadaling makuha ang SALN ni Representative Tanyada at Representative Bagao. Naka-upload na kasi ito sa kanilang website. Ang lead prosecutor na si Representative Niel Tupas Jr. na tsambahan naming makasalubong kaya't personal naming hininga ng kanyang SALN. Kanyang staff, hindi naman kami binigyan ng kopya ng SALN. Nagpunta na tayo dito sa Senado para makausap ang mga miyembro ng prosecution panel at makuha na rin sila ng kopya ng kanilang SALN. At nang sa gayon, makakuha na rin ng paliwanag tungkol sa mga inilagay nila na detalye sa kanilang mga SALN. Ayon sa kanilang tagapagsalita na si Representative Kimbo, nangangamba raw ang ilang miyembro ng prosekusyon na gamitin ang kanilang SALN sa black propaganda at para ilihis palayo sa impeachment ang issue. Taos puso at handa raw naman silang lahat na ilabas ang kanilang SALN pagtapos na ang paglilitis kay Corona. Sa 5 2010 SALN ng mga prosecutor na amin nakuha, 4 ang hindi nagsaad kung magkano nila nabili ang kanilang mga lupa. 2 sa kanila, halaga lang na mga renovation ang nasa SALN. 3 ang hindi nagdeklara ng kanilang sinasahod bilang kongresista. Para masiyas at din ang yaman ng ibang prosecutor, minabuti ng GMA News na tingnan ang kanilang 2009 SALN. Ang isa sa mga nanguna sa pag-impeach kay Corona, kulang ang detalye tungkol sa kanya nag-iisang lupa. Ayon kasi sa batas, dapat nakadetalye sa SALN ang iba't ibang halaga ng lupa. Una, kung magkano ito nabili at mga renovation dito. Ikalawa, ang halaga batay sa tuos ng asesor ng lokal na gobyerno. At ikatlo, ang kasalukuyang halaga nito sa merkado. Katangi-tangi naman ang 3 kongresistang nagdagdag pa ng pahina para sa mas mabusising pagdeklara ng halaga at lokasyon ng kanilang yaman. 4 din ang nagdetalye ng halaga pati plaka ng kanilang mga sasakyan. Pero ang 2, iniwang blanco ang tanong sa SALN form kung paano napasa kanila ang kanilang deklaradong real properties. Ayon sa Civil Service Commission o CSC, ang institusyong nagbabantay sa paghain ng SALN, lahat ng mga ari-arian at yaman sa loob at labas ng bansa, gaano man ito kaliit o kalaki, kailangan ideklara. Pag hindi may kinumpleto yan, hindi namin yan tatanggapin. At kapag hindi tinanggap yan ng committee, it is deemed not filed. The filer himself, kung meron siyang inumit na statement, no, o na information na dapat niyang ilagay, then he can be charged also with perjury. That's tantamount to telling a lie while under oath. Sa Korte Suprema, nananatili ang resolusyong bawal ilabas sa publiko ang SALN ng mga maestrado. Samantala, hanggang ngayon, ni opisyal na paliwanag mula sa Records Division ng Kongreso tungkol sa matagal ng hiling ng GMA News para sa mga SALN, wala pa rin. Sherian Torres, GMA News.